Isang magandang umaga muli sa ating mga kabukid. So, ginagawa ko po ngayon, ito po, nagtsatsapo ako ng pagkain sa baboy. So, ito po yung tinatawag natin na gabing San Fernando. So, ayan po siya. So, gagayatin lang po natin siya ng pino, gaya niyan. And then, lalagyan po siya natin ng sapal at darak. Tapos, iluluto po natin siya dito. So, ayan po. So, ito na bagong araw na naman po para sa ating lahat. Sana po lahat tayo ligtas sa COVID at malayo sa anumang sakit. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagluto ng mga pagkain ko sa aking alagang manok, baboy, pato, gansa, tapos pabo. So, ayan po. So, eto na po yung ating niluluto. Yung nilagay ko po is yung darak, sapal, tapos yung gabing San Fernando, tapos tubig. So, hintayin na lang po natin ng kumulo hanggang sa maluto ng tuluyan. So, papalamigin po natin and then ready na po siyang ipakain sa baboy. So, eto po yung finished product na. So, ganyan po. So, pwede po itong kainin ng manok, pabo, pato, gansa, tapos ng ating mga alagang baboy. So, ayan po. So, papakawalan po muna natin yung ating mga biik. So, ito po ang purpose dito. Ginawa ko namin to ng tatay ko para mag para pag pinakain po sila, then pinakain ko po yung mga alaga kong pabo tapos mga manok, di po sila makikipag-agawan kasi minsan di po sila makakain yung aking mga alaga manok pag
nandun po sila. Inaagawan po sila ng pagkain. So, pakawala na po natin para makagala na po sila. So, ayun na po sila. So, kung makikita nyo po, takbuhan sila doon. Then, sila na po yung uubos ng pagkain ng ating mga manok. So, ayan po. So, tingnan niyo po. Ito po. So, dito po sa amin sa Bicol, yan po, panay ulan. So, nakikita nyo po, ayan, puno ng putik ang aking mga kwadra. So, ito po, puntis po to. So, mga nganak to, this coming June. Then, ito pa po. Tapos, meron pa ako dun isa. Psst! 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 So, ayan po. Dambuhalang native po yan. So, ito po yung mga alaga kong native. Ayan po, nagsisitakpuhan papunta dito sa akin. Actually, kakapakain ko pa lang po sa kanila. Medyo gutom na naman. So, ayan po. So, dito po sa Bicol, nasa 200 na po ang kilo ng ating native na manok. Tapos, yung baboy po, yung meat process na po, ay nasa 230. So, ang litsunin po dito ngayon is 200 per kilo na po yung buhay. So, ganun po ka kamahal ngayon ang ating mga alagang native. So, ayan po yung mga native kong baboy. Sila po yung taga-ubos ng pagkain ng mga manok. So, ganito po ang kagandahan ng ano ng mga alaga natin pag nilagay natin sa free range po. Kasi halimbawa di naubos ng mga manok yung ano, yung mga pagkain nila. Lagi pong andyan sila para ubusin 'yon. So mas mabilis pong lumaki ang ating mga alagang baboy. Ito po, nasa 2 months pa lang po. 2.5 months. So, ganyan na po sila kalalaki. So, nagtitimbang na po sila ng mga 20 kilos. Then, ito po yung aking mga manok. Update ko po kayo sa aking mga alagang manok. So, ito po. Oops, sorry. So, ito po.
Mining itlog. Ayan. May, ayun, may isa pang tumalon. So, dito, mayroon dalawa. Tapos dito, mayroon anim. So, dito po yung tumalon. Mining itlog pa lang ngayon. Dito sa dalawa, wala. And then, ayun po, mayroon din. So, dito naman po tayo sa kabila. So, ayan, may naglililim. And then, dito po. So, ayan po, may... ano po, may tatlo rin po. Then, wala, wala. Wala. Manok. Ingay-ingay po. Na-storbo ko kasi, pasensya na. So, ganito po kaputik dito sa aking farm. Ayun po. Araw-araw po umuulan dito sa Bicol. So, pahirapan po ang paglalakad dito. So, dapat palagi po kayong nakagamit ng boots. So, protection na rin po para sa alipunga tapos mga buni. So, ayan po yung ating pagkain para bukas. So, ganito po yung ginagawa ko. Halimbawa, yung ipapakain ko bukas, niluluto ko na po ngayon. So, para bukas, malamig na po. And then, bukas, magluluto na naman po ako para sa susunod na araw. So, time management lang po. Para hindi mahirap, kasi nung una, yung experience ko, halimbawa, luluto ako ngayong umaga, tapos ipapakain ko lang mamayang hapon, tapos bukas na umaga, luluto na naman ulit ako. So, napakahirap po. So, yung ginagawa ko, ganito na lang po yung pagluluto. Minsan, nai-improve din po talaga kung halimbawa, medyo kapos sa oras tayo, tapos konting isip-isip para paano ma-save natin yung ating oras din para bawas na rin sa pagod. Then bisitahin natin po pagkain ng ating mga alagang manok. So ito po yung ano, yung protina nila. So ayan po mga uod. So, paboritong-paborito po yan ng ating mga manok. So, nilalagyan ko lang po dito ng patay na, yung mga patay na ano, na manok, bugok na, tawag dito, bugok na itlog, sapal, tapos yung mga nabubulok na gulay. Then, papasukin na po sila ng black soldier larvae, ng black soldier fly. Tapos ayan po, mangingitlog na po sila at magiging uod. Then yun na po ang patukan natin. So ito po, mga ready to give na to sa ating mga ano, alagang manok. Basta tumaas na po sila, medyo mature na. So ayan po. Dati nilalagyan ko dito ng anong tawag dito, yung sa mineral water. Tapos naisip ko, tanggalin na lang para continuous lang yung paghulog nila, gaya nun po. Then, pumupunta na lang po dito yung aking mga manok. So, nanunuka na lang po. Tapos, ito po yung ating mga gabing San Fernando. So, ayan po. Then, ito mga itatanim pa po. So,
Ito, Madre de Agua. So, ganito po ang ating buhay bukid. Buhay probinsya. Ika nga sabi ni Sir Jigs. Nga pala, Sir Jigs, salamat sa iyong mga advice. So, eto na Sir Jigs yung mga advice mo sa akin noon. Thank you very much. So, paki like na lang po kung bago kayo dito sa aking YouTube channel. And paki-subscribe na rin po. So, para update po kayo lagi sa aking mga susunod na video. So, maraming salamat po again. God bless and more power to all of us. Thank you.